Good morning, morning! Another day, another blessings from this to this. Pero syempre, bago natin ma-achieve yan, marami pang pinagdaanan yan. Well, pangarap ko talaga magkaroon ng magandang kitchen, pero dahil hindi pa natin kaya, mag-DIY muna tayo. Nung nakaluwag-luwag na nga, eto, namili na ako at na-checkout ko na sa Shopee yung dish rack na matagal nang naka-add to cart sa Shopee account ko. Dahil excited na ang lola nyo, ito ay unbox ko na. Pero hindi ko talaga alam kung paano to gagawin, kaya hihintayin ko pa rin si Papa para siya yung mag-assemble nito. Nung nakita ko nga ito sa Shopee, gandang-ganda talaga ako dito at talagang in-add to cart ko na siya kahit wala pa akong pambili. Sa isip-isip ko, naku, one of these days, mabibili ko talaga to. Ganyan pala siya, kulay itim yung napili kong color, pero mas maganda pala yung kulay white. Ayan nga, pagdating ni Papa, pina-assemble ko na sa kanya. Hindi pa man natatapos buuhin, pero talagang kinikilig na ako. Sobrang gandang-ganda talaga ako sa itsura niya. Ayan nga, pagkaraan ng ilang minuto, okay na siya, pero hindi pa to ilalagay dahil magdi-DIY pa ako sa lababo. Dahil madami akong napapanood ngayon na DIY serye nila sa kanilang mga kusina, gagayahin din natin sila. So magdidikit din ako ng wallpaper sa mga pader at sa lababo namin dahil hindi pa to napipinturahan. Namili lang ako sa Shopee ng wallpaper tapos ito yung napili kong design. Since nagagandahan ako sa kulay niya at maliwalas naman siyang tingnan, ito yung napili kong i-check out. Dati pa man, hindi pa man nauuso yung mga DIY serye nila sa mga bahay nila. E nagdidikit-dikit na rin talaga ako sa pader namin since wala naman talaga kami plano na papinturahan itong bahay namin dahil may isang bata dito sa amin, may isang toddler na mahilig po talagang magsusulat sa mga pader namin at ginawa na po siyang mural. Medyo struggle lang yung pagdidikit dito dahil wala akong kasama at strong independent woman tayo ngayon dahil wala tayong makakatulong kundi ako lamang. Madikit po itong nabili kong wallpaper kaso mahirap lang siyang tansyahin at marami talagang bubbles. Kahit ano pong ingat, talaga nakakaroon siya ng mga bukol-bukol or mga buo-buo. Pero okay lang po yan, carry na yan. Medyo struggle lang po ako sa part na to kasi mayroon po ako dyan na parang cabinet. At mayroon po siyang nakalagay na parang L-type na stainless. Kaya ang hirap po talaga. Medyo bumubukol po talaga siya dyan. Pero nairaos naman po. Kaya okay lang. Sobrang nakakatuwa lang magdikit-dikit ng mga wallpaper. Kasi makikita natin yung outcome. At nagbabago po talaga yung tsura ng ating bahay. At aminin man natin sa hindi, masarap po talaga magtrabaho kung malinis at maganda po yung nakikita nating pagtatrabahuhan natin. So ayan po, sobrang natutuwa lang ako dahil nakaraos po ako sa DIY na wallpaper na to. Hindi man siya gaanong kapulido or kakinis yung pagkakadikit ko, sobrang natutuwa naman ako dahil nagbago yung itsura ng kusina na pinag-iistihan ko at pinaglulutuan ko. Mas marami kasing oras yung nagugugol ko sa kusina. O diba, syala-syala na rin namang tingnan kahit papano, malinis at organized na siya. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana nagustuhan nyo po yung DIY content ko na ito at sana suportahan nyo po ang page ko. Kung nagustuhan nyo po ito, pakishare naman po ng aking video. Thank you so much po sa inyong panunood. Bye!